ituro ko sa inyo kung paano i-set up yung sound card natin na V8. So, ito yung V8. So, hi guys! Today's video, ituturo ko sa inyo kung paano i-set up yung sound card natin na V8. So, ito yung V8 sa ating mic condenser. And also, magbibigay din ako ng mga tips. Check this out. Ito ang ating V8. So, sa gilid nito, sa upper part, makikita natin dito yung mga saksakan niya. So, live 1, live 2, accompany instrument, charging, earphone, speaker, headset, condenser mic, dynamic mic. So, ang usually nagagamitin natin dito ay ang live 1, accompany instrument, headset, and condenser mic. So, ito yung mga saksakan niya or yung cords niya. Yung mga dapat nating isaksak doon sa kanyang mga port. So, ito yung first. So, yung dulo nito na isasaksak para siyang charger. So, ilalagay mo sa live 1, which is to yung para sa camera na magvi-video sa'yo or kung gagawa ka ng mga live streaming. And then, yung pangalawa naman, para naman sa iyong background music, same lang din ng cord. Yung cord na gagamitin mo is yung parang charger din ng Android. So, sa accompany naman, instrument. So, dapat dalawa yung iyong cellphone. So, yung isa para sa iyong video cam. And then, just isa naman is for instrumental. So, para naman marinig mo ang iyong boses or yung music, sasaksakan mo siya ng headset. And then, yung sumunod na is yung mic condenser. So, ilalagay mo naman siya sa condenser mic. So, ganyan lang yung setup natin. And then, ito turn on muna yung switch niya na ating V8 natin. Susunod naman is i-coconnect naman natin siya sa live 1, yung camera na pang video mo. So, open lang natin yung Bluetooth kasi Bluetooth type siya. Okay. So, dun sa camera or dun sa cellphone na nakakonect sa live 1, i-open nyo lang yung Bluetooth nyo. So, pag na-open nyo na yan, hanapin nyo lang yung pangalan na V8. I-connect nyo lang yan. So, once it's connected, pwede na kayo mag-recording. So, yun yung magiging camera nyo. So, sa setup na gusto nyo na mayroong background music, kailangan nyo ng dalawang cellphone. As na sinasabi ko kanina, kailangan yung isang cord is dito sa accompany instrument. Dito nyo i-coconnect yung isang cellphone, which is ito yung maglalabas ng music. Kung gusto nyo ng video, okay, habang gumakanta kayo. And then the other one, dito yung sa live 1 na sinabi ko kanina, yung sa live 1, ito naman yung nakakonnect dun sa cellphone na nagre-record sa inyo. Test my test. Test 1. Test 1, 2. Test 1. Test 1, 2. So, paano kapag ka ayaw mag-record ng camera mo yung nakakonect sa live 1? Baka naman kasi yung camera mo hindi supported para ma-connect natin yung sound card and then the microphone condenser. So, ang solution natin dito, punta lang tayo sa Play Store and then search tayo para sa third party camera. So, mamimili ka lang, pero ang ginagamit ko dito is the open camera. So, mag-test ka kung ano yung suitable dun sa
cellphone mo. Once na ganito na, punta ka lang sa settings. And then, punta ka sa video settings. Pagkapunta mo sa video settings, hanapin mo ang audio source. And, i-click mo lang yung external mic presence. Then, after that, i-try mo na uli mag-record. Hindi pa rin gumana yung inyong V8 sound card na may condenser. Baka hindi nakapataya yung inyong sound sa inyong cellphone na nag-video o nagre-record. So, off nyo lang yung inyong sound. And then, start nyo uli. Try nyo uli, i-test nyo uli kung gumagana na. Video natin. Sana may natutunan kayo. And kung meron pa kayong mga question, so comment down below lang para ma-assist ko kayo kung paano i-troubleshoot yung inyong problem regarding sa inyong sound card na V8 and also sa ating mic condenser. So like and share naman ito and subscribe to my channel!